mga taga-Mindanao ay hindi! Hindi natin kailangan ng vice presidente na walang ginawa kundi siraan ang administrasyon. Walang ginawa kundi siraan ang ating bansa sa abroad. Alam niyo naman ang ugali ng ating mga katunggali. Palibhasa, mga tuta ng komunista. Check the mic and make sure it sound right, boys. Ayan ang Kuya Yani, syempre, nag-uuna ng ano dito, mga gwapong senador. Syempre pa. Etong susunod natin talagang gwapong gwapo din. Ipakilala mo na yan. Siya ang ating tagapagsalita, ang magbibigay ng boses sa mamamayan, nagsilbing spokesperson ng ating Pangulong Rodrigo Duterte at kabilang rin sa nag-sponsor ng ating Balik Trabaho at Universal Health Coverage Bill. Action man sa Senado, ang spokes ng bayan, number 54! Number 54 sa balota! Roque! Kailangan ng Pilipino masipag na isposan. Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay ang Kalayan de Oro! Abay, si Robin kumanta. Si Bistek kumanta. Sasayo ba tayo? Sasayo ba tayo? Ayan. By special request, meron akong mga angels galing Cagayan de Oro. So Cagayan de Oro, Miss Or, sayawan na! Wala pa akong maestro! Hindi yan. Yung isa. Anyway, alam niyo po, habang inahanda ang ating music, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga taga-Mindanao. Dahil kayo pong mga taga-Mindanao, pinahiram niyo sa amin ang pinakamagaling na presidente sa Pilipinas, kapwa Mindanawan, Rodrigo Roa Duterte. At dahil pinahiram niyo po ang pinakamagaling na presidente, nagwawagi na po tayo ngayon laban sa COVID-19! Nagwawagi na po tayo ngayon laban sa pinagbabawal na droga! At ang Pilipinas, isa sa pinakamasiglang ekonomiya sa buong mundo! Pero alam niyo po, talagang ang mga kritiko walang tigil. Binato siya ng putik. Buti na lang, waipe sa presidente galing sa Mindanao. Kaya lang po, pati ako, binato ng putik. Kaya nga po, mga Mindanawan, kung sa tingin ninyo, ako'y nagsilbi ng tapat kay presidente, pwede ba ho, samahan niyo ako sa Senado? Alam niyo po, dahil ang anak ng presidente, si Inday Sara Duterte, ay kasama natin sa Uniteam, ipagpapatuloy natin ang pagbabago na sinimulan ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. At siyempre po, ang pagbabagong yan, ipatutuloy din ng formal na kandidato ng PDP Laban ang partido ng Presidente, walang iba kundi si Apo Bongbong Marcos. So, ang tanong ko, Miss Or at CDO, sino ang presidente nyo rito? Sino ang vice-presidente nyo rito? At sino po ang isa sa senador na dadalhin nyo sa Senado? Alam nyo po, kung tayo makakarating ng Senado, ipagpapatuloy po natin ang pagsulong ng kalusugan. Ayan na po. Okay, ayan ang music. Maestro. Ang
sa kanya. Kung usapan na ayusan di malabo na, maiangat ang antas sa Pinas, si Boto siya. Si Harry Roque, maaasahan niyan. Si Harry Roque, mahal ang bayan niyan. Si Harry Roque, sa akin ay number one. Si Harry Roque, ang ating action man. Pagod na ako! Kayo, gutom na ba kayo? Pero anyway, maraming salamat po sa inyong suporta. Narito po tayo lahat sa ilalim ng ulan. Ulan o walang ulan, tuloy po ang suporta sa Uniteam. Muli po, Miss Or and Cagayan de Oro, maraming salamat po. At kung tayo po makakarating sa Senado, darating po natin, dadalhin natin dito sa CDO ang Senado. Mabuhay po ang CDO! I love you, CDO! Maraming salamat, number 54, Harry Roque! Ayan po. Ang galing naman ng backup dancer mo! Sir Harry! Uy! Ang galing yung tatlo! Ang gaganda pa ng backup dancers ko! Ang galing! Para napadaan lang kayo! Thank you, ha? Ang galing-galing niyo po, Senator Harry Roque! Alam mo kung wala kayo, absent kayo! Ang galing, di ba? Parang si Kuya Yanni lang. Totoo. Oh, isunod na natin. Eto na nga. Eto na ang susunod nating kandidato. Ay isang abogado. Eto na ang galit sa bobo. Isang tunay na taga-suporta ni Apo BBM at ang pamilyang Marcos. Sino pa ba? Kuya Yanni, ang galit nga sa bobo. Number 29. Magandang gabi! Magandang gabi sa inyong lahat dito sa Mindanao. Napakarami ng tao ngayon dito. At patuloy kayong sumusuporta sa BBM Sara Uniteam. Ngayon ko napatunayan, ngayon natin napatunayan na ang mga taga Mindanao ay hindi! Dahil sumusuporta kayo sa isang kandidato bilang presidente na matalino, malawak ang eksperyensa sa gobyerno, at higit sa lahat ay tapat ang kanyang hangarin na maglingkod sa bayan, na ang ating magiging presidente ay si Bongbong Marcos! At kailangan din natin ng isang vice presidente na talagang tunay na kakampi ni Bongbong Marcos. Isang vice presidente na hindi lutang ang isip. Isang vice presidente na low IQ. Hindi natin kailangan ng vice presidente na walang ginawa. Kundi siraan ang administrasyon. Walang ginawa, kundi siraan ang ating bansa sa abroad. Ang kailangan nating presidente ay matalino, matapang, at matibay ang pagmamahal sa bansang Pilipinas. At yan ay walang iba, kundi si Inday Sara Duterte. At dahil kayo ay hindi bobo, iboboto din ninyo ang ating mga senatoriables. Huwag na huwag kayong bumoto pa ng iba. Isolid nyo na ang Uniteam, sapagkat kapag si Bongbong Marcos ay nanalo at si Inday Sara at hindi kumpleto ang Uniteam senators, ang mangyayari, pahihirapan nila si Bongbong Marcos. Haharangin nila ang mga panukala upang mapaunlad ang ating bansa. Alam niyo naman ang ugali ng ating mga katunggali. Palibhasa, mga tuta ng komunista. Kaya huwag na huwag kayong boboto ng wala sa Uniteam.
tandaan ang ating mga kandidato. Napakahusay na, na Secretary of DPWH, si Mark Villar. At ang tunay na nagmamahal sa ating mga estudyante upang magkaroon ng kalidad na edukasyon, Win Gatchalian. At ang trabahador sa Senado na talaga namang napakaraming batas na nagawa na napapakinabangan natin, Meg Sumiri. At of course, ang aking idol, Bartap Natcher, at napakatalino, napakahusay gumawa ng mga batas at namalawak ang eksperyensa sa gobyerno, si Gibo Chudoro. At ang aking kasamahan din na biktima ng paninira ng ating mga katunggaling mga unang administrasyon, sa totoong buhay ay napakabait at talaga matulungin, Jingoy Estrada. At ang ating spokes na naglingkod sa ating bayan sa maraming aposisyon na talaga namang kakampi ng BBM Sara Unitin, at ang ating spokes si Harry Roque. At kasamahan din namin si ang idol na tagapagtanggol ng karapatan ng mga kababaihan, Loren Ligarda. At ang ating kaibigan na mahusay na dating senador, Greg Hunasan. At ang ating matalinong Deputy House Speaker, Dante Marcoleta. At huwag kakalimutan ang representante ng ating mga kapatid na Muslim, Robin Padilla. At huwag kakalimutan number 29 sa balota, Attorney Larry Gadol. Napakarami namin. At of course, ang napakalawak ang eksperyensa sa gobyerno na makapagbibigay sa atin ng